Tuloy ang mga balita sa DZRH Network News. Samantala, balita po sa DZRH kaninang alas 9:15 ng umaga. Isang kandidato ngayon sa pagka-barangay Kagawad ang nahaharap sa kontrobersiya matapos ituring umanong high-value target ng Quezon City Police District. Kung bakit, alamin natin sa report ni Val Gonzalez. Val, balita ko, wala siya sa narco list ng PDEA pero high-value target ng mga lespo. Val? Dennis, tama ka. Nasa number 9 high value target o HPT umano ng Quezon City Police District Station 2 ang isa sa tumatakbong kagawad ng Barangay Masambong, Quezon City. Ito ang lumalabas sa dokumentong hawak ng DZRH News na galing mismo sa Qcpd Anti-Illegal Drugs Unit at sa tanggapan ng Barangay Hall ng Barangay Masambong. Mismong si Qcpd Station 2 Commander Police Superintendent Carlito Mantala ang tumukoy kay Barangay Masambong Kagawad, Elie Nitafan Jr. alias Kuya Jun bilang number 9 high value target on illegal drugs ng Masambong Police Station. Taliwas na taliwas ito, Dennis, sa narkolista na una nang inilabas ng Philippine Drug Enforcement Agency dahil hindi kabilang doon ang pangalan ni Kagawad Nitafan sa mga opisyal ng barangay sa bansa na idinadawid sa illegal na droga. Ipinagmalaki ni Colonel Mantala noong February 2, 2018 sa kanyang pagsasalita sa advisory council meeting na nahuli na nila si Kagawad Nitafan na isang high value target. Pero nakapagpiyansa itong si Nitafan dahil inaresto ito dahil sa kasong estafa laban sa kanya sa Baguio City at hindi tungkol sa illegal drugs. Nasa nabanggit na pagpupulong ang presidente ng Liga ng Barangay na si Councilor Ricky Corpus, mga taong simbahan at marami pang mga opisyal ng unang distrito ng lungsod. Tumutugma ang impormasyong hawak ni Colonel Mantala sa December 15, 2015 intelligence report na inilabas noon ng District Anti-Illegal Drugs o DAID na pirmado ng hepe nito noon na si Police Chief Inspector Enrico Figueroa. Sa direktibang inilabas noon ni Major Figueroa sa nakaupong commander ng Masambong Police Station 2, pinatututukan si Kagawad Nitafan dahil sa koneksyon nito sa illegal drugs trade sa lungsod. Base sa nakalap na mga impormasyon ng DAID, nakalagay sa nabanggit na direktiba na hindi lang basta drug pushing, kundi financier umano ng illegal drugs ang nabanggit na barangay official. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano na ang development ng nabanggit na direktiba ng QCPD DAID dahil nakasaad dito na kailangan magsumite ng report at isa sa dapat mabigyan ng kopya ay ang direktor ng National Capital Region. Ang taong 2015 ay ang huling taon ng Aquino Administration at ang nakaupong NCRPO Chief ay si dating Police Director Joel Pagdilaw. Dahil dito, nababahala at kinu-question ngayon ng mga opisyales ng Barangay Masambong ang narco list na inilabas ng PDEA. Paliwanag sa DZRH News ni Barangay Masambong Chairman Ramon Biloso Jr., batid na halos ng lahat ng taga Masambong nasangkot sa illegal drugs si Kagawad Nitafan, pero nakapagtatakang para umanong walang aksyon sa panig ng Quezon City Police District. Para sa DZRH Network News, Val Gonzalez, RH No. 5, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment, at iring ang bell para araw-araw updated ka.